again, this is 1-0 lead in favor LXP Puerto Solid. Medyo malabo ang nakikita ko ngayon, pero ang heroes nila is the Kufra. Just naman ang gagamit ng isang carry MP para sa isang Xborg and Renegade J para sa isang Johet. At para naman dito sa kabilang banda, Arkangel, Saksa here for Claude, Sakuragi naman for Thams, Eason naman dito for Atlas, Kiki, Keke for Farza, and Ninja Kila na wala na siyang buhay for a Lunox dito nasa bottom lane. So, medyo nadili nga lang dun kagad si Lunox natin sa bottom lane. Pero tuloy pa din ang boxing objective is real. Walang tao sa top lane ha, ng Arkangel dito. So, hindi pa natin sure kung ano talaga ang magiging laning phase ng Arkangel sa early stage ng game na to. Apat Lunox, nasa mid eh. Lunox yung pilot nila para siguro ano mabilis yung magiging rotation. Pero wait, magre-record ako super bilis. Wala na talaga ako nakikita sa screen. Sure. Uy, nice dodge din naman dito. For Ninja Kila, expected niya talaga na nandoon si Renny J. Magandang pagbasa yon against the NX Predator Solid. But look at this, tuloy pa din ang boxing. Nako, Chester is here. Pwede mag-provide ng abyssal arrow yun. Sa pool, nasa pool mga kaibigan. Ninja Kila might gonna go down. And there you go. First blood's been taken kagad dito by NX Predator Solid. That patience from Chester na hindi mo lang talaga umalis dun sa bush. Relax lang, matatamaan ko din to, kumbaga. Parang ready ka na agad yung sarili ng mga kapatay siya. Pero sa top lane natin, ako po, nagamit na dito ni Sakuragi agad ang kanyang vengeance. So medyo delikado na agad to. Pero nice, backup there come from Arkangel. At mga kaibigan, 0-1 ang ating score. Lumala mga agad ang NXP Predator Solid pagdating sa goal. Exactly, 2-0 kagad nga din dito pagdating sa KDA score. So magandang simula na naman to for NXP Predator Solid. Napaka-dominante at nadodomina nila ang Arkangel. By the way, this NXP Predator Solid is the top scorer ng ating Just ML Challengers Edition. Ayan. So, bakit silang napaparod natin ngayon sa upper bracket? So, eto na. Naku, 1K gold lead for in favor of NX Predator Solid. So, talagang china-challenge ang Arkangel dito. Kakaiba nga ang lineup nila sa nakikita natin. There's an offlane Lunox. So, hindi pa natin nakikita ng magandang galaw. Kapag ang hirap ni Pool of Toll, lalo na nakari yung trainer dito ng NX Predator Solid, kailangan maging maingat yung Arkangel. Kumbaga, para nakontrahin dito yung kanilang kalaban na team. Pero kung mapapansin natin, expert or solid talaga sila yung kumukuha or sila yung nagsusold out dito ng mga players nila. And this is Chester na may hawak na nga Selena. Kung hindi natali ang gamit niya, Selena naman. At dahil na sa middle lane, kamuti ka niya pang mapatay si Zaxa. So minus na agad sa pinakamagiging rotation. Pero sa bottom lane natin, it's gonna be a kill for the side of Arkangel against NXP. Grabe, eto naman si Chester dito napatay, an off-com kill. Natin alam kung saan, but the score is tied to 2-2. So, hindi rin talaga papatalo ang Arkangel against the NXP Predator Solid. Sumasagot-sagot din pagdating sa KDA score, killing score. And the first turtle is now up top lane dito, head-to-head match. Dalawang fighter, nagbabakbakan lang din naman. At sa middle lane, space created lang for H2O. No. Eto na. Maganda yung pinapakita dito ng Arkangel. Actually, kasi nakikita natin na parang binaburst talaga na yung bottom lane. At napakasakit yan. At medyo mahirap for NXP Predator Solid na pigilan yung kayang ibigay na damage ng Farsa Lunox and Flicker Out para kay Yawi dito sa kanyang gamit ni Hero. But anyways, this is a turtle objective para sa ating dalawa team. Sinisimulan dito ng Arkangel. So medyo mahirap dito for NXP Predator Solid to contest this one. Lalo-lalo na nandun si Eason at naka-ready for the backup. And turtle na secure ng Arkangel. Mm-hmm. Tama ka dyan. Nakakabangon-bangon dito ngayon ng Arkangel against NXP Predator Solid. Gold and scores man. Pero for this Sakuragi Saksa, naka-funnel mukhang effective na ngayon. Nakikita natin ang synchronization ng Arkangel. Item check na rin tayo dito for you to know the progress of their item. Oops. Four-man mask for Arkangel. Talagang funnel cloud lang. Para sa kanya talaga, no? Pero anyways, 2.6k gold na dito para sa ating carry. So, medyo kailangan mag-step up pa dito ng Claude or yung rotation Arkangel. Mas mabigyan pa rin na space dito yung Claude para tumaba. Kasi nakikita natin dito sa top lane side, mukhang grabe lang din naman ginagawa na sandwich play. At sakto pa nga si Yawi doon. Sinali sa pader, mga kaibigan. Si Paris Sakuragi natin na shoot with that killing spree of Kamkill. Nakapatay ang Arkangel at hindi na burst dito na NXP Predator Solid si Parin Thams dun sa gusto lang kuhanin na kill against Arkangel. Aha, tama ka dyan. And for this 4-2 ang ating score, mga kaibigan, tower has been destroyed for the Arkangel bottom lane. And mukhang pumapatas-patas na or like pabor na ang sitwasyon natin ngayon for the Arkangel. Medyo mahirapan naman ngayon ang NXP Predator Solid. And hindi pa naman, never too late mga bestie, Saksa dito, eh hindi pa naman ganun kasakit ang items. Naku po.
Pero ito ah, for Arkangel, sobrang full blast yung magiging damage na dito against NX Predator Solid. Kasi Lunox Farsa, kita natin kanina, pero maan, sparring Lunox dito ng arrow para makakatakas against NX Predator Solid. So nice back away dun, or pantakas factor dun from Arkangel for 2. For at lumiliit ang mapa dito ng NX Predator Solid. Tama ka dyan. And mga kaibigan, if you're going to take a look nga, the standing of H2O naman pala din dito. Wala, no kills, no deaths, and no assist either. So, medyo mabagal nga lang to. Especially, gold coming from assist ay malaking tulong na. Plus, the bounty hunter niya, though wala siya nakukuhang kill. So, isa ding factor yun kung bakit nahihirapan din siya tumaba dito or mag-stand out for the early stage ng game. Pero look at this. Turtle has been secured na. Pasok si Yawi dito. Inumpog ang marksman and has been disabled. Hindi makapasok din sa laban. And it's Predator Solid trying to escape. Nako, ang ganda free hit position dito para H2O. Nakuha nila si Atlas. Will they get more energy dito? Pasok in na naman mga kaibigan. Ejector and unstoppable force combination. Left right right hook lang dito. Combo. Oops, ayun na. Patay. Dapa Sakuragi. Oops. Ito pa. Uy, may tao pala doon. Lester pa. May sarili kalaban doon. At si Keke ang nahuli dito. Na NX Predator Solid Squad. Pero ganda. Ganda na ginawa ng ano. Ganda ginawa ng NXP. Talaga ready for the dive in. Follow up kung follow up. At napatay na nga dito si paring Claude ng Arkangel Squad. At dahil dyan, lamang ang NXP pagdating dito sa team fight. Pero buhay na ang mga dapat mabuhay. May bawi lang din naman dito. Walang buhay si Yawi. And makakatakas pa rin. Makaturnaround sa for NXP. Grabe nga yun. Santira na lang kung mga kaibigan. Muntik na't gabalahibo. Pero mas inisip niya syempre, survivability first bago kill, syempre. Yun ang siguro naging mindset dito ng isang Joid natin. Ay, sino ba yun yung tumakas na yun? Si Atlas. Atlas, o Atlas. Hindi. Yung basta may hinahabol din si Atlas, kaya kamunti ka na din siyang mamatay. Pero anyways, yung makakala nating kill na sana, pero buhay pa din. Yun yung kinagandaan. Si Yawi. Ayun, yan. Si Yawi. Relax lang mga bestie, wow. Mga malulupit mag-ML to. Ito na, 5-7 ang ating score. 18K, palos-patas lang dito pagdating sa farming mga besties. Sa Torre, ganun din, halos di rin big deal. Tig-isa pa lang din sila na nababasag. Nako, napakaganda. Siksik ng action ngayon ng ating game number 2, napaka-irapip rate. This time, NXP naman ang lamang, palitan lang sila. Oo, kumbaga, pasok in, pasok out, kung sino magkamali na nga bato. Oh, nice counter para dun sa, sa Kufra na NXP Predator Solid. At dahil dyan, nakapatay sila ng dalawang players coming from Arkangel. Mukhang pagandahan ang set yung nagiging labanan natin ngayon, ha? Oo, tama ka dyan. Sa bagay, kasi wala din naman kasi DG. It's either 5-month set or status link dito from Eason or a good ultimate din for Yawi. So, medyo crucial nga naman to. And for this, kung sino mag-success dito ng pull-off ng initiation, panigurado, lamang sa Clash, wala namang DG. Wala rin purified din ang Claude dito. So, carry meron, purify pwede. Pero yung Claude, GG. Oo. Walang purify. Pero ito. Ang ano pa dito, actually hindi pa natin masyado nakikita si Saksa dito na talaga pumapasok freely for against NXP Predator Solid. So kailangan talaga maging maganda yung rhythm dito ng pagpasok ng Arkangel. Pag wala sila maganda nga pasok, mahirap kasi merong Kufra, merong Johet, tapos pwede sila i-counter ng Last Insanity. Pwede siyang, kunwari habang nagpa-play si Tuot siya, pasukan din siya ng Last Insanity. But anyways guys, we have here Killing Spree para kay Nerry J sa may top red. Si Sakuragi dito wala na rin buhay at kasama pa follow-up backup damage dito come from NXP. 3-man down for Arkangel sa isang lane pa lang dito against NXP Predator Solid. Nako po mga kaibigan, ano pa lang to ha? Game number 1 pa lang natin to ngayong playoffs. Napakainit na. NXP Predator Solid hindi pa rin talaga dito magpapalamang against Arkangel. Look at this, agreeing agresibo na sila ngayon. Alam nilang nasa kanila ang factor. Lamang tayo, lamang sila. Patience na lang ang pakita natin dito. Slowly but surely na lang tayo pumush. Pero wag nating garapalin. Ito nakikita na. Oo. Kumbaga, dapat kumuha din ng objective dito yung NXP Predator Solid. Kasi so far, yung middle lane, hindi pa din napapabigay dito or hindi pa rin nasisira ng NXP Predator Solid. Pero anyway, 6-12. At score 9 minutes and 35 seconds at our game time. We have the endless battle here for NJ sa kanyang Joet. So, additional attributes na agad para sa kanya. Si Yawi na naman pumasok para lang mahuli dito. As a player come from Arkangel and disengage agad-agad. Pero grabe yun, ha? Kita mo kung gaano kasintado si Yawi. Oh, ang Claude
lang ang kailangan niyang patayin. Oo. Ano yun, lang 'yun? Kumbaga parang face check nga lang yung ginawa niya doon, pero napakalupit, pasok pa rin. 'Di ba? Look at that crowd control no skills syempre from Akufra, talagang hindi pwedeng basta-basta 'yun. And yun nga lang, nasayang ang kanyang ulti, pero still a trade naman dito. Tier 2 towers top lane, this has been destroyed by Rene J. Si Rene J naman ngayon sa nakikita natin, iba ang kanyang playstyle na pinapakita sa ating manonood ngayon. Bagong panlasa to, hindi siya agresibo ah. Natuto na siyang pumlay safe, kumbaga. Ayaw na niya ng maraming death. Relax lang. Ayaw ng panigera. At saka lagi na, parang lagi na niya sinisira yung lanes niya. Diba, kung saan siya nagsimula na lane, as much as possible, kailangan lagi nakaangat yung lane na yun. Kaya yun din siguro yung dahilan on game number one kung bakit napaangat dito yung laning ng NXT Predator Solid. Pero anyways guys, ito na ang unang Lord para sa ating laban ngayon, si Ison. Naku, pumasok na rin naman, nakatulong pa si Lord, pero nasecure pa rin dito na NXT Predator Solid ang kanilang Lord dito mga kaibigan. Pumasok na rin ang Arkangel for the backup. Pero lalaban lang din naman daw dito ang NXT Predator Solid and disengage for these two teams. Grabe, pauwi na lang sila lahat. Pareha sila nagdi-disengage siya isa't isa, pero nagbabatuan pa rin sila ng skills. Napakalupit nga naman nun. Talagang at least kung may makuha man, edi laban ulit. Pero kung wala, uwian na talaga. Pero oops, naku po, grabe na naman. On point, but there's a light all, pero hindi na. Nakagalaw pa ang Lunox dito. Damage is real from H2O. Item check. Oops. Upside. Sakit nung Kari, man. Napasag ni Kari. Oh. Tapos naka-winter, ay, Wind of Nature na agad siya dito para pangontra. Pare- oh, tas Rose Gold Meteor para minus na agad sa damage dito na kaya ibigay nung double mage setup ng Arkangel. Kumbaga, pangontra na talaga ang binibuild up dito ng NXT Predator Solid. And that is 8.9k gold for the side of Kari na NXP. Taba, mataba rin mga besties, kumbaga napabayaan din to sa kusina, kaya ganito. And 7-14 ng ating score, halos kalahati ang lamang dito ng NXP Predator Solid. For the items and golds, ganun din mga kaibigan, lamang din ng NXP Predator Solid. 20-minute game time, heto na. Level 1 Lord pa lang naman to, madali pang depensa to ng Arkangel knowing the fact they have Bruno. At yung Bruno, meron din naman tong Blazing Duet that he can use to show off lanes mga besties. Heto na, another one. Si Ison nga lang dun ng lambot, parang papel, grabe, damage is real na nga talaga. From H2O, ito pa si Rene J, agresibo na ulit, ito na, online na, pasok in, to mga kakampi ko, pasok din mga kaibigan, but look at this, walang objective na nangyari, nag-enjoy lang ng konti sa bottom lane, open din ng tier 3 towers, pero walang napala ang NXP dito. Na pero yata. Grabe yung ano dito, NXP, kita natin na ang gusto talaga nilang kuhanin dito yung mga play. Oh, yun nga lang guys, nakapag-winter trunch lang din naman, saktong-sakto doon. Susudate sana ni Yawi, para nando, pero nandun yung damage ng force ng Arkangel. Pero anyways guys, for Arkangel, isang magandang ano lang siguro dito, isang magandang palibot dito, kami from Ison. Maganda eh. Mm-hmm. Yun, yan. Sorry sa comment section na yan. Claude pala, Claude. Yan, Bruno, nasabi ko sa Blazing Duet. Claude, saksa, mga besties. 9-16 ang ating score dito. Naku, for this, isang tier 3 tower lang ang nabasag dito ng NXP Predator Solid onto that bottom lane. So, pwede. Pwedeng-pwede na to, mga kaibigan. Another burden na to for Arkangel para makabawi pa. Pero eto na, sa top lane. Ang layo ng uwian mo, Sakuragi. Ooh. GG. Ayun. Grabe. Layo grabe na. Din si Yawi talaga. Iba yung mga pasukan dito ni Yao. It's swabe talaga for Expert Solid. Tsaka yung mga nahuhuli niya. Hindi basta-basta. At mukhang another one na naman dito. So may bandang deadly bout symbol. Pero makakatakas with Courage Mask. Ang Arkangel and for Expert Solid. Ang laki na lamang nila pagdating sa gold. Objective-wise, napakalitin na nga kalamangan nila against Arkangel. Oo. Pero for Arkangel, sobrang bilis na lang naman nila mag-clear na minion wave. Pero silang Farsa, si Yao naka-ready na naman. Nagaantay na pwede mabiktima. Pero almost 50 relax seconds lang, bago mabuhay ang Lord. Yeah, relax lang dito lang. Si Yawi. Chill lang dito. Pag nagkamali kayong pumasok, kayo din naman ang masesitan. Pero yun nga lang, si Yawi dito, hindi alam ng Arkangel. Mag-isa na lang yan si Yawi. Ladies and gents, naku po, malayo-layo ka sa iyong kakampi. Pero abisal araw, pwede kumonekta sa pool. Mga kaibigan, prontang-pronta. Hati ang buhay. Parang tinagpas. Isa pa, buhay isa pa, pa isa pa! Pa! Okay na, antigan pa. Antigan pa. Grabe yung mga araw din dito ni Chester. No? Yun ang kailangan na ingatan. Actually, yung ano din pala dito, yung Farsa nahihirapan. Kasi pwede siyang sintahin dito ng Selena if ever na mag-feathered airstrike siya kasi kitang-kita sa mapa. Pero napakakunat dito yung Yawi. Alam ng Arkangel kung nasan yung tank dito ng NXT Predator Solid knowing na nandun lang din naman yung Lord. And NXT Predator Solid, ito na ang another opportunity
for them to end this game. Pag na-secure nila yung Lord, magiging madali na lang para sa kanila. This is natapusin it. Ang laban, yes. This is it na nga for NXP Predator Solid. Ang ganda pa ng pwesto ni Renny J dito. Apunk! Ito na. Pero napilitan na. Wala ng light orb dito si Lunox. Pero yung Lord na-reset lang or hininto. Pero tingnan natin. Ang laki din naman kasi ng chance ng Arkangel to contest this one out. Kasi hindi naman din ganung hindi pa ganung ka-late game para magkasakitan dito. Pero pwedeng unahin muna lang si Yahweh, tapos may reset yung Lord, little by little, patay nila ang NXP. Pero to si Ninja Killa, naman pala sa middle lane ang napuntirya. Pero for a trade, Yahweh yata dito mabibigyan din. Nakupo, wala na nga setter dito ng NXP Predator. Solid, another one, Blazing Duet para ay saksa. Pero patay naman si Joed. And another one, MB dito trying to do some damage. Grabe naman din, damage is real din para ay carry. And that's gonna be 2-for-2 trade lang. Nako, patas lang ang bigayan. 3-on-3 pwede. Blazing Duet. Actually, for Yahweh, maganda na huli niya yung Claude. Kasi nga lang, ang problema, minsan kasi may mga set na parang napipilit or na-force na magkaroon ng team fight kasi nahuli yung mga supposedly mahuli. Medyo malayo dun yung mga carries or damages dito na NXP Predator Solid nung nangyari yung team fight na yun. Kaya medyo tagilid rin na open dito yung space para mapatay yung ibang players coming from for the side of NXP Predator Solid. Pero anyways guys, dahil dyan, na-extend naman ang lating laban. Siguro mga 2 minutes na additional to sa ating laban kasi kabubuhay pala ulit ng mga players ng dalawang teams natin. At ano na naman yan, panibago ang bahan. Oo, panibago ang bahan na naman to. Talagang matindi ang bakbakan ng Arkangel at NXP Predator Solid and I'm looking for more na magkaharap pa to forward sa ating playoffs. Hindi lang to ngayong araw na to. Pero eto na, 11-19 ng sa ating score. Nice, pasok kay Eason. Grabe naman that link. Saksa, connected din ang kanyang Blazing Duet with a mega kill pa para ay KK. Ito na yata ang ganti ng api. Tatlo, dalawa ang patay dito on the side of NXP Predator. Solid, gusto pa ni Ninja Kilang, mandamay ng iba. Pero tama na, tatlo ang natitirang buhay for NXP Predator Solid. Meanwhile, Arkangel, kumpleto pa. Nako po, 3-on-5. Pinakitaan tayo ni Eason dito na isang magandang set. Talagang pinihit nila mahuli dito maganda, yung mga talaga ng set. Para wala nang free hitter agad. Shortcut. For NXP Predator Solid. Pero anyways guys, habang nangyari yun, nakakuha yung Lord. Tapos makapatay pa nga yata dito si parin Chester natin for the side of NXP Predator Solid. At dahil dyan, baliktad na sitwasyon na ating laban. Ang daming pa yung makuha dito na objective ng Arkangel because of that level 2 Lord. At napakasakit na ni Saksa on his cloth. Exactly. Napakalupit mga kaibigan. Share nyo na tong stream natin. Wala pa tayo sa grand final. So, upper bracket pa lang to. And take note, lahat to dumaan din. Ay, ilan dito. Walang pro player, walang pro team dito mga bestie. Kaya this, kumbaga, parang developmental league to ng mga na players na hindi natin nakikita sa MPL. Ayan. So at least there's a point na pwede lang i-develop yung skills nila. 14-19 ang ating score dito. Arkangel and NXP Predator Solid. Game number 2 pa lang to ng unang series natin ngayong araw na to. Napaka-intense. Grabe. Oh. Item check ako dun sa ano, sa Lunox. Katinong Lunox eh. Yun Bro. For the Lunox, Concentrated Energy, Genius One, tsaka Glowing One. Kaya alam nyo na kung bakit wala ding defense dito kasi sinisira niya yung defense na kanya ibigay ng Kufre dito ng NXP Predator Solid. Pero guys, nakakita natin nasira ang second tier third dito ng NXP Predator Solid. We have Arkangel. Nakangat lahat ng minion wave nila. Nag-feathered airstrike pa nyo si Keke para mas mabilis aming laban. At kita nyo yung protection na binibigay ni Eason. Binato yung abyssal arrow. Tama dyan. And yun nga lang, medyo nawala lang din si Ate Shanti natin, mga kaibigan. Pero lipat sa top lane ng Arkangel dito, tuloy-tuloy pa din. Talagang pressure is real. Pinoprovide nila dito sa NXP Predator Solid mo. Ang eto na! Fatal Links na naman, mga kaibigan, para dito kay Eason. Pero walang casualty. Yun lang, Chester. Ang Chester dito ang makukuha na for the 5th time around. Napatay siya. Renny J dito, coming from behind. Naku po, nagpapanggap na damo. Bakit nandun ka? Yun lang. Delix yun for Renny J, -2 for the side of NXP Predator Solid. Sayang yun. Game pwede 3. Sana nagtago na siya sa isang bush pala na anyway, siguro ang gusto niyang gawin is patayin yung force dito ng Arkangel. Pero anyways guys, kita natin dito dalawang patay for the side of NXP Predator Solid. 30 seconds para kay Renny J at 19 seconds bago mabuhay. As a Selena inhibitor turn sa middle lane, nasira na rin dito ng Arkangel. Kumbaga eto na eh. Isang inaantay na lang ulit na magandang opportunity para sa Blazing Duet ng isang Claude. Automatic, it's a GG for Arkangel. Kita naman natin dito pumasok si Yahweh, Tyrus Rage para sa kanya. Pero na-counter lang din naman dito ni paring Atlas natin. H2, wow, napatay mga kaibigan at mga
literal talaga. No minion, no minion. Relax lang. Atras muna. Abang, abang. Another set of minion waves. Restrategize, kumbaga. Apat naman dito ang buhay for NX Predator. Solid yun nga lang. Carry pa ang wala. So, meron pa naman last insanity si MB. Tingnan natin kung may bibitaw niya na ba ito agad na yung perfect timing. Pero eto na. Naku po, nagkabakbakan na naman. Open na open ang base dito ng NX Predator Solid. The mega kill. Saks has been taken down. Naku po, magbunyagi. NX Predator Solid na depensa nila. Ang pressure na ginawa ng Arkangel dito. At still, live and kicking din ng tier 3 tower nila sa top lane. Naku po, patas pa. I mean, nakakabawi pa ang NXP Predator Solid. Naku, si Saksa pa yung nabigyan dun. That's the problem. Wala siyang purify kasi. Hinang malalim, guys. Dahil napakaganda nga Tyrant's Rage dun. Kami from Yawi, talagang inanan yun eh. Sabi niya, kanina ka pa. Maganda yung set ng Atlas nyo. Pero maganda rin ako mag-set. Kumbaga. Ang katikati mo. Ang kulit. Ang telok. Ang telok, grabe. Ay, 1-3 lang din pala standing ng Claude dito. So, hindi niya, wala siyang problema sa KDA niya. Importante manalo, luck item na rin naman eh. Oo, pero masakit na yung Claude dito. Kailangan lang talaga pigilan siya na mag-deal ng damage dito kasi meron mga finishers. Gaya ng sinabi natin, far sa Lunox, grabe yung burst ng Arkangel. Tasama mo lang, Claude, kumaga literal burst for the side of Arkangel squad. But anyways guys, 17. 22 ang ating score. Kanina 30 minutes yung laban natin. Ngayon, 21 minutes naman onto this game. For this Lunox, meron pa siyang Divine Glaive. So more on burst damage talaga. Feeling ko, pwede siyang magtanggal na lang siguro siya ng boots para magpilit pa siya ng Winter Truncheon dito. Pero babagal nga lang siya. Pero anyways, eto na naman. Grabe naman to. Nahuli dito si Claude. Pero kapag-blazing to it lang din naman, mapipitan dito lumabas at buaprik ang buhay dito ng ating Claude. Pero yun, another one. Patay si Saksa. Grabe, mga kaibigan. Parang buhay na tinik dito si Saksa. Pag nilapitan mo, ikaw ang matutusok. Pero to si H2 against Sakuragi. Naku, napakalalim mo na Sakuragi. Ibang base na yan ng kalaban. Yun, shoot ka. 3 points. Naku po, daling-daling nga din naman dun. Parang ang layo ng paghatid niya dito. Sino ba hinahatid nun? Kari? Hinahatid niya sa base nila ng kalaban. So, that's a problem. Ayun po. Joed, Renegade. Oo, walang ulti yung Joed at that time. So, anyways guys, another one. Ang kinagandahan dito for Arkangel, meron kasi silang retribution. Although, 13 na 10 seconds bago mabuhay si Claude. Pero meron kasing retry, yun yung kinagandahan. Although, sa damage dito ng NX Predator Solid, mukhang walang nating ibibigay dito. Hindi na sila abot sa Lord. Pero nakatulog pa nga. Yung Lord pagdating sa teamfight. Pero si Eason dito, kamuntikan pang mamatay. May kita natin yung dalawang mage ng Arkangel doon. Nakiklear na lang din ang minion wave para nakaangat yung side nila. Mm-hmm. Tama ka dyan. At eto na. Naku po, nakuha na din ng level 3 Lord ba yun? Sasali. And ito na mga besties, 18-24 ang ating score. For this, medyo matagal pa naman mga kaibigan. And 8-23 game time. Item check nga tayo dito, Drake. Oh, level 3 Lord yun. Oo nga. Ayun na. Grabe. Okay, Demon Hunter Sword, naka CD Reduction Boots. Tapos meron na rin Immortality dito si Saksa. Para naman sa Kufra natin, Queen's Wings. Okay, si yun, XB. Ito guys, ang pinapapansin natin si X-Borg, we have the glowing one at meron din siyang necklace of Durance. So para siguro masakit yung damage dito. Kumbaga, dumitiin, malagkit, ganon. Tingnan natin kung effective tong glowing one with the necklace of Durance. So at least counter heal. Pero pwede yan, kailangan nila yan. To counter out Tamus kasi isa to sa napakahirap patayin din on the side of Arkangel. Pero eto na yata, this might be the last wave ba ng pool. The last wave of NXP Predator Solid. Depensahan din naman itong Arkangel. Malatag of warfight itong dalawang ito eh. Kanina lamang Arkangel, ngayon NXP. Arkangel, NXP ngayon. Eto, tingnan natin. Arkangel lang lamang pero sumusubok bumawi ang NXP Predator Solid. O, tingnan natin guys kung paano magiging dito. Gaya sinabi natin, mabilis lang for Arkangel actually to defend a Lord. Pero yun, naiwan, nahuli, na wala na Firaga Arbor dito si paring MB. Pero set up denied for the side of Elixir Solid kasi naka-purify ang carry natin. Pero anyways, mga kaibigan, si Rene J dito, nagkamali yata ng unstoppable force niya. Pero si Tams nandun, naiwan. Si Sakuragi, wala na buhay si Rene. Kabalibagan na. And a killing spree for H2O to this game. At kita natin umaangat na ang minion din na MC Predator Solid. Pero nandun pa rin yung damage na kaya ibigay dito ng Arc. Oh, nadaan pa nga. Sakit to. Umihilang sa damuhan eh.
Inultihan naman ni Kiki, grabe naman din yun. Tuhit akong nasalumo yung tatlong bagsak ng sureball, patay ka. And for this, mga kaibigan, 8 towers pushed parehas itong dalawang team na to. Last 1 towers or turrets ang natitira sa bawat tig-isang base. Halos parehas nga lang din ang buhay na natitira din for their 33 towers. So talagang magandang itong laban na to. Archangel and XP Predator solid. Sa ngayon, napakahirap ano naman nat, i-predict kung sino makakatapos itong laban na to. Pero so far, less error muna ang pinagusto natin makita dito. Para hindi hindi magkaroon ng rektahan. Kung pitas-pitas lang, pa isa-isa okay lang yun. Pero wag yung tatlo-apat kasi pagka ganun, matatower lang. Delikado kapag ganun. Tsaka dito for, ano, for Eason, feeling ko kailangan medyo ingatan niya yung biglang pasok niya. Grabe, wala lalo, lalo na gumagalaw. Yung ano, naka-purify yung carry ng NXP Predator Solid. Pag nagkamali kasi siya ng pasok, kung hindi nawalan ng Firaga Armor XP, pwedeng naging opportunity yan para sa expert na mag-last insanity papasok. Kung baga ang nangyari, nahatid niya papasok yung kalaban niya. But anyways guys, eto na tayo, 26 minutes sa ating laban ngayon. We have 45 seconds bago mabuhay yung Lord. Nakaready na naman si Yao if ever na may makikita. Pero sa Sakuragi dito, mahuhuli yata ng bouncing ball. Ang tanong dito, kung makakatakas ba kasi konti ng inferno, ginamit na niya. At eto na naman, ang feathered airstrike ni parin parsa natin, layo agad ang edge. Napakalaking tulong ng feathered airstrike dito coming from parsa. Kasi talagang hindi na kailangan lumapit, instant damage na yun. Tapos napakasakit pa ng damage, di ba? Ito open ang tier 3 tower. Hindi man lang din kayang depensahan. I mean, nabusagin ng NXP Predator Solid. Another feathered airstrike. Sakit. Grabe. At yun ang isang factor dito for Archangel kung bakit nahirap basagin ng kanilang base. O pasukin. Oo, kasi ang bilis mag-clear eh. Tapos pwede mag-burst dito. Actually, yung mga players dito ng NXP Predator Solid, squishy siya para sa double mage setup. Kumbaga, si Selena, si Rene J pa na Assassin Emblem. So, kumbaga, napakalambot. Best thing dito for NXP Predator Solid, sinisimula nila yung Lord. Although, ang question dito, kung kaya bang i-zone out ng mga players ng NXP Predator Solid, yung mga papunta dito sa Lord na kinukuha. Kasi exactly. Ngayon, mapansin natin, sinesecure muna ng NXP Predator Solid yung Little Wonder para pagdating sa teamfight meron na silang additional na healing galing para sa kanila. Pero ito na si Eason, kalahati ang buhay mga besi, walk on to this match. Ninja Killa, and nandito naka-ready, nakapag light orb na, so minus defense na agad, and sign for Archangel to disengage at ibigay na ang Lord dito para sa side ng NXP Predator Solid. Tinama pa ng arrow. So hindi na rin lumalaban ang NXP Predator Solid kasi nga isisecure nila ang level 4 Lord ng ating laban ngayon. Nakita natin doon na yung Archangel sumubok lang sumilip naman din. Tinignan lang nila kung gaano ka-heavy yung damage na dito ng Lord. And doon nakita nila na magandang pwesto ng NXP Predator Solid dito. Eh talagang kinalimutan na nila na, well, bigay na natin kesa naman ma-wipe out tayo, walang depensa. So, hayaan na muna natin to. Do our best to defend our base. Feather airstrike, we trust, kumbaga. So, tingnan natin kung madedepensan nga talaga to ng feathered airstrike na napakasakit, ha? Or else, dire-diretso ng pagkapanalo ng NXP Predator Solid sa ating upper bracket. Alam mo, sa Archangel, yung feather airstrike dito, yun yung literal na hulog ng langit, eh. Oo. Para sa atin lang. Kapag ka maganda yung hulog, automatic madedefend nila. Pero yun nga lang mga kaibigan, napaganda ulti coming from Yawi dito on the side of NXP Predator Solid. Pero nice counter set lang naman. Coming from parang Eason natin. Pero ito na, nahuli lang din naman. Nagkasiraan ng immortality. Pero mukhang turnaround kill for the side of Archangel ngayon. Habang nangyayari yun, si Tamu, si Sakuragi nandito. Spaghetti na corner. Oh, buti na lang din yun. Isang buhayang na corner. Pero at least goodbye time din yun para kay Sakuragi. Hindi nakalapit ang mga heroes dito ng NXP Predator sa loob ng base ng Archangel. But still the same mga bestie wap. Grabe, Archangel still holding their base. Dash ulti dito para naman kay Yawi. Pero pasok contra backup. Di naman kagad si Eason. Patagpahan ng set. Kumbaga, mabuboset ka. Pero yun, mega kill dito para naman kay San Luno. Killing H2O, the real damage dealer of NXP Predator Solid. Grabe. Oh my God! Another one para sa ating laban. Time at ang ano dito, kapatay lang ang Lord, si Eason, nakaready lang din naman at walang marksman dito ang NXP Predator Solid. So, hayahay ang buhay. Pwede nang magbago dito ng ano, ng item si Saksa kung ano mang gusto niya i-build kasi lahat ng pwede niya i-farm, mapa-farm. Para tumatagal lahat ng laban. Kaya nga,
Kaya nga, kakaiba ang mga laban ngayon ng Mobile Legends ha. Talagang pinaganda nila ang, well, welcome to esports. Kumbaga, at least the higher level of play begins. So, 2026 ang ating score, 29-minute game time. Napakatagal na laban na to, game number 2 pa lang. Pero eto na, naupo, pasok na naman dito, Last Insanity para kay MB. Pero yun na nga, mga kaibigan, Blazing Duet naman para kay Saksa. Damage Thrill, unstoppable naman para kay Ninja Killa. And Kiki has been taken down dito, or rather, nakapatay ng isang Joe and Rene J. Patay dito, open na, naupo for Arkangel, bumabasa ng base. Nako po yung base. Depends sa militar. Oops. Here come H2O. Free hit ng konti mga bro. Nako po. Laban pa din. Grabe. Second chance. Oops. MB guys, patay din. Grabe naman. Pero ito na. Isa lang ang natitira buhay. 37 tagal. Seconds. Tagal na. Pero oops. Nako Kiki yata. Oops. Wala tinamahan guys. Archangel, walang buhay! Si parang H2 natin and a tower lock for the side of Archangel! Winning game number 2! Grabe mga kaibigan! Archangel tying this series to 1-1!